Good morning again mga kapuso at sana ho ay okay ang inyong gising dahil marami tayong pag-uusapang mga information no? Yes. Patungkol pa rin sa ating kalusugan. And one of which of course is yung tinatawag na buhay na nunal. Meron ho ba kayo niyan? 'Di ba? Nakaka-relate ba kayo niyan? Ako kasi may nunal din ako kone pero actually hindi ko alam kung buhay siya o hindi. Pero paano nga ba natin masasabi kung buhay ang nasasabi natin buhay yung nunal kung siyempre lumalaki siya through the years no o di kaya sa kulay yung nangangati o sa kulay hindi ako sure. Oo, no, naalala ko si Doc Jean Yun. Na-miss ko tuloy si Dr. Jean dito. Pero meron talagang sinasabi sila na, di ba? Iba-ibang characteristics kung paano natin humalalaman na ang ating nunal ay buhay. At kung sinasabi nga na ito ba ay delikado na o hindi, mga kapuso, ito, panoorin po natin. Kapag daw may nunal ang isang tao, siya ay nagiging katangi-tangi. Paniwala ng ilan, palatandaan at basihan daw ito ng ugali. Gaya kung may nunal sa bibig ang isang tao, madaldal daw ito. Kung nasa paa naman, abay gala at hindi raw papirmi sa bahay. Pero sa kaso ng 41 taong gulang na si Editha, kapalaran daw ang dinidikta ng kanyang buhay na nunal sa ilong. Karaniwan yung matatanda, tapos mayroon minsan may Chinese na nagsabi, swerte daw, lalo na kasi sa ilong. Una niyang napuna ang paglaki ng kanyang nunal noong nagdadalaga na siya. Dahil dito, hindi raw maiwasan na maging tampulan siya ng tukso. Parang may nakadapong langaw. Una-una yun ang nasasabi nila. Insecurity talaga kasi una-una, ang lalakin sa mukha pa. Tapos pag magsasalamin ka, makikita mo sa salamin yung mukha mo. Una-una mapapansin nunal. Normal naman na magkaroon ng nunal ang isang tao. Nangyayari ito kapag naiipon ang melanocytes o ang melanin-containing cells na nagbibigay kulay sa ating balat. Kadalasan, brown o black ang kulay at bilugan ang hugis ng nunal. At typical mole naman ang tawag kung hindi bilugan ang hugis, hindi pantay ang kulay at mas malaki sa pambura ng lapis ang laki. Sa atypical mole, may areas na may konting brown, may konting black, ganyan. Okay? Pero not necessarily cancerous siya. But the atypical mole has actually a chance to develop into a cancerous mole. Mas mataas din ang tsansa na maging melanoma o cancerous mole ang isang nunal kung ang isang tao ay maputi. Madalas na naarawan at may family history ng skin cancer. So kumbaga meron na sila dating mole, nag-iiba ngayon yung itsura ng moles. No? Minsan may kasabayan na pagdurugo, minsan may kasabayan na pangangate. Para malaman kung posibleng maging melanoma ang isang nunal, mayroong ABCD na tinitingnan ang mga doktor. A para sa asymmetry o yung pagkakapantay-pantay ng nunal. Ibig sabihin, kapag ang isang mole hinati mo sa gitna, ang kalahating itsura ng mole ay kakaiba dun sa kalahati. Hindi siya kumbaga even. B naman para sa border o ang gilid ng nunal. Imbis na talagang regular ang shape at bilugan lang, very distinct ang border, nagiging irregular ang border, no? Hindi na siya sobrang bilugan at kitang-kita yung korte. C for color. Kapag nakikita mong nag-iiba yung kulay ng mole, no, kumbaga dati blue, nagkakaroon ng areas na green, nagkakaroon ng areas na red, hindi siya even throughout the mole, no, yun ay medyo babantayan mo rin. At D, para sa diameter o yung laki ng mismong nunal. Kapag yung diameter ay mas malaki sa eraser ng isang pencil, obserbahan mo talaga yung mole. Matagal na raw naiisip ni Editha na ipatanggal ang kanyang nunal. Hindi ko po siya maitago kasi ang laki eh, kahit anong gawin mo ilagay ng concealer. Pero nagtry po ako sa picture, yung ini-edit, tapos ipopo sa Facebook. Meron nang sabi na, tanggal na pala yung nunal mo, mas bagay. Bukod sa pisikal na aspeto, nagiging sagabal na rin daw ito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nagkakaedad na rin, lumalabo na yung mata. Nagpa-check ako sa ENT, sabi niya sa akin, ma'am, i-try nyo na rin pa-check up yan, patanggal kasi sa gabal na sa salamin. Kasi na ano siya yung sayad, yung salamin dito. Nag-aalala na rin daw si Editha na baka naman may epekto na sa kalusugan ang kanyang nunal. Yung ear mole, no, sa gitna.
pareho naman ang itsura. Para malaman kung cancerous o hindi ang nunal ni Editha, dinala namin siya sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez. Okay, Edith, sisilipin natin dito sa dermoscope yung iyong mole para mas makita natin na in magnification, no, kung ano yung itsura talaga, no? Nakita natin na mukhang okay naman yung iyong mole, no? Mukha naman siyang tinatawag na benign, no? O hindi naman siya cancerous, no? But just the same, since medyo malaki siya, no? Kung gusto mo, mas maganda na i-excise natin and then isend natin din yung specimen for biopsy. Sa payo na rin ni Dr. Jean, pumayag na si Editha na ipatanggal ang kanyang nunal. Una, nilagyan ng anesthesia ang paligid ng nunal ni Editha. Nararamdaman mo to? Wala nang pakiramdam? Tsaka ito dahan-dahang hiniwa. Shave excision ang tawag sa prosesong ito. Kapag natanggal na ang kaunting pagdurugo, i-cauterize o papasuin ito. Tsaka lalagyan ng antibiotic cream. Tumagal lamang ng isang oras ang buong operasyon. Kamusta naman kaya ang pakiramdam ni Editha? Masaya kasi matagal kong pinangarap mo. Ngayon okay, matatanggal na siya. Makalipas ang halos isang linggo, binalikan namin si Editha. Naghihilom pa ang sugat mula sa pagtanggal ng kanyang nunal. Hinihintay pa rin niya ang resulta ng kanyang biopsy. Salamin agad yung tinuntahan ko eh. Salamin sa bahay, tinignan ko na agad kung ano itsura ko. Tapos parang medyo nalungkot na masaya kasi matagal ko na rin gustong tanggalin to. Malungkot kasi parang 41 years kong kasama to sa buhay tapos biglang mawawala. Payo ni Doc Jean, maging mapanuri sa pangangatawan. Dapat alam nyo exactly kung saan yung mga mole nyo. So dapat may regular yearly exam, kayo mismo titingnan nyo yung inyong balat, no? Para ma-familiarize kayo sa inyong skin at kapag nagkaroon ng changes sa mole or sa dami ng moles, no, mas madali nyo ma-identify. Ugaliin din maglagay ng sunscreen at gumamit ng payong o sombrero para maproteksyonan ang balat laban sa init ng araw. At huwag matakot kumonsulta sa doktor kung may pagbabago mapuna sa inyong nunal. Dahil pagdating sa kalusugan, hindi dapat nakikipagsapalaran.